Mahalin mo ang Diyos at ang kapwa. Love God and your neighbor. Kaya pag pinag-uusapan po natin tungkol sa pagmamahal, yung binanggit po sa atin, ebanghelyo, kung mapapansin po natin, hindi po nakasulat sa Ten Commandments yun, di ba? Mahalin mo ang Diyos ng buong lakas, isip, puso at kaluluwa, at ibigin mo ang kapwa gaya ng pagmamahal mo o pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala sa Ten Commandments eh. Pero ang buod ng Ten Commandments, no, pinaka-summary ng Ten Commandments ay nandoon sa love one another and love God above all else. Buong puso, isip, lakas at kaluluwa. At alam niyo po yung Ten Commandments na yan, ito'y sinulat sa tablets, stone tablets, hindi ho tablet na ano ha, na modern day tablet ha, hindi ho yun. Stone tablets, tapos linipat sa scroll, mga papyrus na scroll, panahon natin ngayon, nasa Bible na, hardcover, ngayon nasa ano na po, applications sa cellphones, sa mobile gadgets, no? High-tech na, dapat ho, ang ating mga cellphones, dapat may Bible ho yan, at ano pa, kaya mas maganda, no? Kitang-kita ko ang ating share screen. At ano pa? Yung Ten Commandments, nung nailipat sa scroll sa history ng mga Hudyo, kasaysayan ng Hudyo, traditionally speaking po, yun ay nadagdagan at nadagdagan hanggat umabot sa 613 traditional Jewish laws and command. Ayun po, nakikita niyo po sa baba. The 613 mitzvot. Ang mitzvot po ay commandments sa Hebrew. Zoom in natin. 613 mitzvot. The 613 refers to the Jewish commandments, mitzvot in Hebrew, kasi pag mitzvah, singular. Mitzvot, plural, commandments. Extracted from the Old Testament. Galing sa Old Testament, 613 traditional Jewish laws and command. Example po ng mga commandments na yan. Ayan po, meron ako niyan. Kikita nyo, nakalagay dyan. Tapos sa dulo, nandun yung mga verses. Ang dami ho yan, 613. Hindi ko na papakita lahat. Meron po akong PDF file niyan. 613. Parang nakakagulat, di ba? Tama ba yung sasabihin kong salita? Baka mabaliw tayo pag minemorize natin lahat yan. Pero 613 bilang isang tagapagturo ng utos, teacher of the law, dapat kabisado mo yan. Wow! 613. Pag nilayan po natin yan, 10 commandments na nga lang, hindi na natin kabisado, 613 pa kaya? Minsan nagtanong ako sa isang klase, recollection yata yun, o retreat, no? Sino rito ang handang tumayo sa harapan at bigkasin ang 10 commandments in order? Lahat ng mga estudyante ko, nakayo ko, hindi tumitingin sa akin. Walang nagtaas ng kamay. 10 commandments po yun. 10, 10. Eh, 613 pa kaya? Ang dami po niya. Ano ba yung 613 na yan? Marami po yan eh. Yung mga purification laws, ano dapat mong gawin pag galing ka sa palengke, ang mga dapat gawin at hindi pwedeng gawin sa araw ng Sabat. Ang dami po nilang mga batas. No, isa-isahin po natin yan. Ha? Hindi po yung batas. No? Isa-isahin po natin yung panginilay. Minsan naman, nagtanong ako sa isang parokya, laking parokya, somewhere in bandang Pampanga, nakalibutan ko na saan doon eh. Prayer meeting, ang daming tao sa parokya. Sabi ko, sino handa ditong bigkasin ang Ten Commandments in order? Aba, gulat ako, nagtaas ng kamay lahat. Aba, sabi ko, ang gagaling ninyo ha, nagtaas ng kamay. Maya-maya, inakaupo sa harapan, nagtuturo. Paglingon ko, abay, nakasulat pala yung Ten Commandments doon sa altar, kaya pa ang lalalakas ng loob. Sabi ko, sino ang handang bigkasin ng Ten Commandments? Tumalikod kayo, wag humarap sa altar. Wala nang nagtaas ng kamay. Ten Commandments pa lang ho yan. Isipin mo na lang 613 commandments. Balik na po tayo doon. 613 commandments. Bakit kabisado ng mga Hudyo ni Jesus? At yung nagtanong kay Jesus kanina sa ating ebanghelyo, bakit kabisado nila ang mga utos na 613 traditional Jewish laws and command, kasi utos din po ito sa kanila. Ituro sa mga bata ang daan dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Teach the children the way of the Lord. Kawikaan or Proverbs chapter 22 verse 6. Bata pa lang, anong dapat gawin? Ituro sa bata. Tanong po sa ating mga magulang, nagtuturo ba tayo sa mga bata, sa mga anak natin,
kung paano magdasal, magsimba, salita ng Diyos, magrosaryo. Magandang pagnilayan ho yan. Hindi naman po sa nang sesermon ako, pero kuminsan tayo mga magulang ay may mga pagkukulang din eh. Buti lang, lumaki akong charismatic, kami ni Mrs. Charismatic, kami active kami. Kaya, nung malilit pa yung mga anak namin, 4 years old, tapos yung panganay ko is 4, 5, 6, 7, 7 years old, tatlong taon kasi yung pagitan eh. Panganay ko lalaki, graduate na po siya, tapos yung bunso ko babae, third year college. Sinisiguro namin, 9 o'clock ng gabi, sabay-sabay kami nagro-rosaryo. Automatic yan, 9 o'clock ng gabi, rosary. Dahil gabi-gabi kayo nagro-rosary, yung mga anak ko, kabisado na ang litanya nang hindi nagbabasa, ha? Walang kopya. Sabi ko, kabisado yung litanya. At least ako, kabisado ko ang sagot. Ano yung sagot? Pray for us. Diba? Sila litanya. Kaya, naging kaugalian ng mga anak ko to hanggang sa paglaki nila ngayon. Kahit kuminsan nasa lakad or may lakad ang aking mga anak, minsan mag-o-online kami, magro-rosary yan. Naalala ko lang nung na-COVID kami ni Bunso, na-isolate kami sa may bandang Kamuning. Siyempre, rosary sa bahay, rosary din kami doon, online. Yan po ang kagandahan sa technology sa panahon ngayon. It connects us and we can use it for the glory of God. Kaya ituro sa mga bata, kuminsan tayo mga magulang hindi natin tinuturo. And the best way to teach our children is by the example we give them. Nalala ko isang kaibigan ko, narinig yung kanyang anak, nagmumura eh. Sinabi niya sa kanyang asawa, oh, bakit nagmumura to? Sabi ng kanyang asawa, eh kasi naririnig sa'yo eh. Twinks. Yun ang problema ko minsan sa ating mga magulang, di ba? Ang mga bata natututo dahil sa nakikita sa atin. Kaya, a bar or bat mitzvah is a coming of age, yung sinabi natin kanina, for Jewish boys and girls.